Welcome back dito sa channel natin. Nagbibigay tayo ng latest update sa ginagawang mga bagong istasyon ng LRT Line 1. Andito tayo ngayon sa dulo ng Rojas Boulevard. Ito na ngayon ang latest update sa ginagawang bagong Mia Road Station. So ayan guys, makikita naman natin, meron na ngang roof o bubong itong bagong istasyon. Sabado nga pala ako pumunta dito, siguro walang gumagawa pag weekend. Ito na ngayon, makikita na natin ang pinaka-design ng Mia Road Station. Yung buong istasyon ay meron ng roof pati na yung mga hagdan sa magkabilang side ng istasyon. Ito naman yung magiging bagong footbridge kapag naging operational na ang Mia Road Station. Patawid yan dyan sa kabilang side, papunta doon sa dating area kung saan nakatayo ang Coastal Mall. Pero hindi pa nilalagay yung hagdanan dito sa kabilang side. Ang bagong Mia Road Station ng LRT 1 ay tinayo dito sa dulo ng Rojas Boulevard at intersection ng Mia Road dito sa Parañaque City. Naitayo na nga yung buong station building kung saan elevated ang platform level at nasa ground level naman ang concourse. Samantala, open naman ang design ng magkabilang side ng station. Hindi ko lang alam kung lalagyan ba yan ng glass windows o ganyan na talaga siya na open air. Pero sa tingin ko hindi na, ganyan na talaga yung magiging design ng station na yan. Ayan, ito yung itsura ng istasyon dito sa malapit. Kung mapapansin nyo, meron ditong footbridge na pinutol muna para bigyan ng daan ang construction ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Kapag natapos na at naging operational na yung Mia Road Station, dudugtungan na ulit yung footbridge na yan.
Kung napanood nyo yung last video na ginawa natin dito, pinakita ko nga doon na napakaraming basura dyan sa taas ng footbridge. Mamaya titingnan natin kung malinis na ba dyan sa footbridge. Limang bagong istasyon ang simultaneous o halos sabay-sabay na ginagawa ngayon bilang bahagi ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Ito pa lang yung phase 1 ng proyektong ito, samantalang yung phase 2 at phase 3 kung saan magtatayo ng tatlo pang mga istasyon hanggang sa Bacoor, Cavite ay hindi pa nasisimulan dahil sa right-of-way issues. Sabi nga ng mga viewers natin, simple lang ang design ng mga bagong LRT1 stations. Ang disenyo kasi nito ay inspired doon sa mga lumang istasyon ng LRT1 mula sa Baclaran hanggang sa Monumento. Andito na tayo sa taas ng footbridge. Ayan, makikita nyo naman, medyo malinis na at nawala na yung gabundok na basura dito. Mabuti naman kung ganun, siguro napansin na mga authorities na punong-puno na nga ng basura dito sa footbridge. Pagkatapos dito ay pupuntahan naman natin yung isa pang ginagawang bagong istasyon doon sa may Baclaran ng Redemptory Station. Ngayon naman pupuntahan naman natin yung isa pang station na malapit lang dito at tingnan natin ang progress sa ginagawang bagong Redemptory Station
na nasa harap ng Baclaran Church. Andito na tayo sa may Baclaran area. Pasensya na kayo, medyo malabo yung salamin dito sa bus na sinakyan natin. Pumunta tayo dito sa likod ng Redemptor Station, dito sa may SNR. Ayan, makikita naman natin, ito na ngayon ang progress sa ginagawang bagong Redemptor Station. Katulad din sa Mia Road Station na pinakita natin kanina, malapit na rin matapos ang Redemptor Station ng LRT Line 1. Parehas lang din ang design ng Redemptor Station sa Mia Road Station. Nasa taas ang platform level at nasa baba naman yung concourse. Mapapansin naman natin medyo mababa talaga yung linya ng LRT 1 Cavite Extension Project. Sabagay, yung original na linya ng LRT 1 ay mababa din talaga yung alignment. Ito pala yung bagong footbridge na magiging daanan ng mga commuters mula dito sa harap ng Baclaran Church, patawid dito sa kabilang side ng Ross Boulevard sa Redemptor Station. Anong masasabi nyo sa disenyo ng mga bagong istasyon ng LRT Line 1? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.